kasama ko ngayon si Dan Bolos, yung ating top rice farmer in the Philippines. Ang kanyang officially, yung na-record na official na yield 17 metric tons per hectare. Unofficially, meron kang 19 metric tons per hectare. Now, sinama ko si Dan Bolos actually sa Kawayan Negros Occidental, where we conducted a forum on rice growing and of course sorghum farming. Now the reason why from Negros sinama ko siya sa Bohol and then here in Cotabato is because we have a project, a special project. Nakumbinsi ko si Dan Bolos na para sa kapakanan ng ating mga magsasakang Pilipino, rice farmers of course, isulat niya sa isang simpleng aklat o manuscript yung kanyang mga pamamaraan para sa pagpapanami ng ani. Parang Dan, anong plano mong mga topics na pwede natin dito? Ano po, mag-uumpisa tayo sa land preparation, pamumula, hanggang sa pagtatanim, hanggang sa anihin, yung pagpapataba, at saka yung sistema ng hindi ko mo naglalampre po tayo, may sistema para sa land preparation. Okay. Hindi ko mo namumula tayo, may sistema rin mainam para sa pamumula. At gayon din, sa pagpapataba, meron din pong saktong oras at saktong araw para sa pagsasabog ng mga fertilizer at gayon din po sa pag-spray ng mga kumbaga parang food supplement, yung katulad po ng mga pisamino, yun po yung mga dapat na nilalaman ng mga aklat na gagawin po natin para maging malaking pakinabang para sa mga. Actually, nakumbinsi ko si paring Dan, kumpare ko si Dan Bolos kasi dahil yung inanak namin sa kasal si Jeremiah Hover sa Iloilo. So magkumparing buo kami. And nakumbinsi ko siya, sabi ko, naandyan naman yung technology sa iyo, yung sekreto mo, i-share na natin sa ibang farmers. So ang aming project ngayon, kaya siya nandito, uupuan siya ng aking mga staff para magkaroon kami ng graph, or rather draft, nung magiging laman ng libro na gagawin namin kung paano dumami ang ani o para paramihin yung ani ng isang magsasara ng palay. And ito po ay isusulat natin sa iba't ibang wika o lingwahe. Merong Ingles, may Tagalog, may Ilocano, may Cebuano, may Ilonggo, may Maguindanao, o Maranao. Yan po ay i-translate natin sa mga lingwaheng yan para maunawaan po ng ating mga magsasaka all over the country. So, this early, pinapasalamatan ko si Dan Bolos for this unselfish gift to the Filipino farmers sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng libro. Kung paano niya na-achieve yung 17 metric tons at saka yung 19 metric tons. Huwag na natin ambisyonin yan. Ambisyonin natin 6 metric tons na lang. Sapagkat kapag na-achieve natin yan, abay, rice sufficient ang buong Pilipinas. Okay? So mga kaibigan, mga kasama sa agrikultura, pasalamatan natin si Dan Bolos sapagkat hindi niya ipinagkakait yung kanyang kaalaman. Gusto niyang ibahagi sa isang simpleng aklat na magiging available para sa inyo. Of course, hindi libre ito dahil we have to pay for the printing cost. No? Siguro ang presyo nito will just cover the printing cost and a little pang expenses, no, pang shipment and everything, no? But the objective of this project is really to share the secrets to outstanding rice farming to be given by our outstanding rice farmer in the Philippines, Engineer Danilo Arcalos Bolos. Mula po sa Ginapawan, bagong umaga, bagong pag-asa para sa ating agrikultura. Dahil yung puno, itinanim na natin. So, bawat suwi, pag nanganak siya ng tiglilima o tigaanim, bilangin natin yung ani. Diba? Yung pulima siya, 30 na kagad yung iyaano niya. Oo, diba? Yung iyaano niya.
So yun, ganun yung umpisa natin sa pamumunda. Tapos yun, kailangan laging patag at saka yung tubig. Huwag tayong masyadong umasa sa tubig. Laging baha, flooded running, hindi po tayo. May mga pamangkot ka mo? Mamangkot ka mo? Dapat kasi, the age of 40 days ang pagsusuplong ng palay. So kailangan, pa bago tayo, halimbawa, nasa bukid na tayo, natanim na, mag-ano tayo, bibilang tayo ng 7 to 12 days, mag-ano tayo. Yung iba kasi, isang beses na lang isabog. Ihintayin tumanda yung palay, isasabog isang beses. Kung urea, kung 14 by 14. Sir, yung ginawa mo na amino acid, mayroon na yung expiration? Wala po. Mentres, tumatagal, nagiging epektibo siya. Okay. Paano uli, pareng Dan, yung paggawa ng fish amino acid? Isang kilong isda, laman loob ng isda, laman loob. Ay, yun yung ano niya? Ay, yung atan? Oo, kahit ano. Hindi yung ano, hindi yung bulok, ha? Hindi yung bulok, kailangan press. Okay. Press. Huwag nyo nang uhugasan as is. As is, pati yung dugo as is. Basta timbangin nyo lang per kilo. Tapos, 1 kilo ng molasses, ilalagay nyo na sa container. Yun, iyan nyo na, basta 30 to 45 days. Huwag nyo kalilimutan na butasin yung takip ng karayom ng sako natin pinangtatay, ganun kalaki lang, o yung alambre. Dahil meron pong pressure, baka sumabog. Meeting gas? Oo, yun. So para sumisin nyo, ang mangyayari niyan, baka mabahala kayo, sobrang baho. Mabaho talaga siya. Kasi ito parang ginagawa natin siyang bagong. Sa bagong kasi, alat, asin, ito, mula sa pulot matamis. So mas iba yung amoy ng ano. So mga ilang araw siya bago siya ma-turn into, magamit na? Yan po, 30 to 45 days. 45 days. So yun nga, sasalahin nyo sa isang lata ng sardinas na malaki, tapos sa sa 16 liters na knapsack sprayer. Basta every 10 days po tayo mag-spray mula sa punlaan. So, 120 days po yan. 120 days ang palay natin. So, divided by 10 mo, 12 times na mag-spray. At least, makasampu ka. Ito, mararanasan nyo na kagad. Yung pagkakaiba ng aanihin nyo, sa inani nyo nung mga nakaraan. Makikita nyo na kagad ang pagkakaiba ng uhay ng palay nyo at saka yung dahon. Makikita nyo, makisap yung dahon niya. Na hindi ganong lapitin sa mga insekto o kulit. Dahil may repellent, ano po yan? At saka repellent po siya. Repellent yung sa amoy. Kasi yung mga kulit, yung mga kulisap, mga insekto, takot sa mabaho. Yun ang buwan niya. Yung sa amin kasi, sir, may na yung sa yung kwan na isda sa dagat. Pwede ba gamitin natin yung sa freshwater na? Kahit na kuhol, pwede. Kuhol? Kuhol, pwede. Huwag nyo nang aalisin yung sa loob. Basta ihulong nyo na siya. Basta timbangin nyo lang siya. Yung share nyo po, sir. Hindi na babasagin. Hindi na babasagin. Hindi na babasagin. Huwag nyo nang basagin. Kasi pag pinasag nyo, tatapong pa yung katas niya. So hulong nyo na lang siya ng hulog ng kahit buhay siya. Wala ng alcohol kasi. Kinain ng... ano, wala ng alcohol? Continuous pa rin yun. Oo, ganun din. Yung pagtutuwa nga natin sa pag-fertilize, huwag yung isang sabog o dalawang sabog lang. Yun nga sana yung susunod po, yung... pag nagsabog tayo ng fertilizer, 7 to 12 days sa pagitan nun, that after transplant. Dito. So, 7 to 12. Ang susunod nating application, 18 to 25. Bilangin po natin. Huwag kung nagtanim. Huwag yung, kasi yung iba, dumidepende sa kung nagsabog siya ngayon, bibilangin yung araw kung kailan niya isusunod. So, lagi tayong sa dat. Yun ang ano natin. Ngayon, pag nag-top dress tayo, pag tatlong beses siya, kaya hindi pwede tamad. Tatlong beses nagsasabog. Yung top dress, kailangan bago sumapit yung limang
ikalimampung araw hanggang ikalimampot limang araw, tapos na tayong mag-fertilize. Lahat. So, ang iaano na lang natin ito, puro pis amino na siya. Puro pis amino. Pero pag namumulaklak? Wag tayo mag-i-spray pagka panahon ng namumulaklak. Pero sandali lang yun kasi 6 hours lang yun, nababagsak na yan. Niya. Kasi baka ma-timing nga natin yung pamumukadkad, makasasamin. Naulay yung ano natin, yung nagiging maipa yung palay natin dahil na ano yung bulaklak, yung ano niya, yung buging. Yun ang pollination niya, panahon. So, ganun ang ano natin. O ngayon, yung klase ng pataba o fertilizer na ginagamit niyo, sigurado, urea na kayo. O, triple 14. Huwag na huwag tayong magsasabog ng fertilizer na biglaan. Sa una, dapat dalawa lang. After that, dalawa lang. Dalawang sako sa isang hektarya. Oo. O, alin sa dalawa, maghalo ka ng triple 14 o urea. O 2500 o 2100 sa triple 14, yun lang. Kasi, hindi naman kakainin ng bagong tanim yung isasabog mong tatlo o apat. Sobra na? Oo, parang sanggol, di po ba? Kahit anong pagyedi mo dyan, may susuka lang. So, ganun. So, yung dadami ka sa pangalawa, kung magtatatlo ka o apat o lima, depende kung hybrid o ano, lagi nag-a-adjust tayo sa gitna. Kung gusto natin magdagdag sa pangalawang sabog. O, mag-ano tayo. Huwag na tayong gagamit tuloy ng 2500. Kasi ba yun? O, kung apat na triple 14, o dalawang triple 14, lagyan natin ng 1620 o 0020. Kaya, depende na sa mga NPK na pangangailangan ng lupa nyo dahil nagpa-soil analysis kayo, ibabatay sa recommendation, mag-iiba lang tayo ng konti. Ganun lang. Sa top dress, firmes, 17-0-17. Dalawa lang. Dalawa lang. Basta kung gusto nyo magdagdag, magbawa sa gitna, sa pangalawa. Ganun lang po. Kasi sa amin, pagka panahon ng tag-araw, nagdadagdag kami ng fertilizer. 10 hanggang 12, lalo kung hybrid. Pero kung inbred siya, 7-8. 6-7-8. Parang Dan, maraming nagtatanong. Yung harvest mo na 17 metric tons, magkano ang production cost mo? That time po, mura pa yung pataba niya. Nasa 30 to 35,000 lang po. Per hectare? Per hectare. Sa ngayon, kung ngayon natin ibabase at mahal ang pataba, nag 45 to 60,000. Pero yung harvest mo, 17? Oo. Times? Pinakamahinang harvest, 15. Sa lawa kasi ng bukid ko, ina-average ko na lang siya sa 15. So, meron kasi sa amin po sa Nueva Ecija, isang pitak lang. Alam namin kung kumanin ng marami o hindi. So, mag-ano kami doon. Nagko-concentrate kami doon. O yung kasi sa amin, halimbawa, ito isang banos, isang hektarya yan, tatlong pitak siya. Eh, pilapin na ganun pahalang. Alam namin kung ano yung mahina ng umani at saka yung malakas. So, ganun. Tanda po namin yun. Kaya sa akin, kung maluwang yung bukid ko, alam ko yung banusan kung ano yung malakas na inani. Dahil ang harvest sa amin, pagkahin harvester, isang ganun lang. Banusan sa amin, hindi yung pitak-pitak. Dahil malalaki yung pitak sa amin, pinakamaliit ng pitak sa amin. 1,500 square meters per pitak. Ang isang pa nga, kalahating hektare, isang pitak lang yun. Kasi yung iba nyo siya, plain talaga? Oo, plain sa amin, plain. At saka ang ugali, huwag po natin uugaliin yung running, flooded running. Kailangan AWD, alternate weight drying, gano'n. Ipapatuyo. Yun nga yung sinasabi ko pag nagpataba tayo, sa una pa lang, kung ano na yung tubig nung nagtanim tayo, huwag na nating patuyuan. Dahil kaya tayo natatakot, kaya pinatutuyo dahil sa kuhol. O yung iba naman, tinutubig agad dahil dadamuhin. Gamo, tama. Oh, di ba? Ano ang disadvantage ng palaging nakalubog sa tubig ang palay? Ah, yun po, yun ang malaking disadvantage kasi hindi yung suwi ayaw lumabas dahil laging lunod yung palay niyo. Oh, so kung kasi ang pagsusuwi po tumitigil lang sa ika-apat na pong araw. So dapat at that time yung mula tinanim natin, nag-alternate wet na tayo hanggang 40 days para
unang-una, magsusuwi yung palay nyo at makatulong tayo sa mga kahanggan natin yung tubig, sila naman ang gagamit. Ganon. Hindi tayo aksayado sa tubig natin at tapon lang natin sa sapa. Ganon po. So yung nire-recommend na nila na palay isdaan na technology, hindi obra yan? Hindi po. Dahil ano tayo eh. Baka pwede yung kung hindi ko o dalang na nagsisiksik sa putik. Ayan. Hindi po ano yun sa atin. Dahil yun nga eh, kukontra tayo sa AWD. AWD sa ano na yun, sa technology na yun. Dahil yun po talaga ang kuha ng palay. Ganun. Tsaka kasi mapapansin nyo yan. Kapag unang sabog nyo pa lang ng, halimbawa, nagsabog tayo ng, sa after that, 7 to 12, nagsabog tayo ng fertilizer sa 10 days, yun ang pinakagitna, na hindi ganong baha, basta sanap lang ang tubig, makikita po natin dyan, na after, bago ka magsabog uli ng pangalawa, bago ka mag-apply ng pangalawa, makikita nyo, matuyo-tuyo na yung pitak nyo, na may lumot. Naglulumot siya, kulay berde. Sigurado yan, hindi pwedeng hindi maglumot. Ngayon, ang ginagawa ng iba, magse-second application siya, magpapatubig muna. Tataasan dahil magsasabog. Mali. Dahil sinasayang lang po natin yung pataba. Kaya lang naman ginagawa ng mga iba yun dahil ginhawang lumakad pagka may tubig ang pitak. Unlike doon sa tuyo, hirap silang lumakad. Tsaka sabi ni Pater, yung pag nag-abunda ka na mayroong kunting tubig, even daw yung laganap. Yung laganap ng fertilizer. Kahit yung walang tubig, lalaganap po yun. Kasi ganito eh. Dahil nagsabog ka ng sanap, walang tubig. After 3 to 5 days, tsaka ka magpatubig uli ng konting-konti. Makikita, kasi yung lumot na naka-plasta doon sa pitak nyo, kinukontrol niya pa yung pag-ahon ng damo. Oo. Dahil naka-ano siya. Makikita nyo, pag nagpatubig kayo after na mag-fertilize ng 3 to 5 days, makikita nyo yung lumot, aangat unti-unti yan. So, basta lagi kulong, huwag kayong mag-ano. Kung yun lang ang pangangailangan ng ano nyo, tutubigan nyo, ganun lang. So, ganun lang, kulong, para hindi nakakawala yung ano, sustansya. So, ganun po. Basta ganun lang lagi ang sistema. Mag-running o flooded ka lang kung sakaling, kung tapos ka nang mag-fertilize lahat. Yung na-meet mo na yung ano, para kasi hindi na, yung nga, yung 40 days, hindi na siya magugunon, ano na. Meron man lumabas, pa konti-konti na lang. So, doon pwede na tayo mag-ano habang nag-ano siya. Yung naglalaman na siya, magbubuntis na kasi yun eh. Okay, so thank you. Po yung ano natin. Thank you, Dan Bolos. Nakatulong po sa inyo yung mga sistema natin. Huwag na lang kalimutan nyo, ganun lang. Saka yung po yung... Ano natin, puhunan, sipag. Impromptu na lecture mula kay Dan Bolos, yung ating top rice producer sa buong Pilipinas. 17 metric tons per hectare.